Hello guys! Nagbabalik na naman ang Stranger Figs upang mag-review ng isang loose anime figure. Isa ito sa mga pinakapaborito kong anime figure na nagkaroon ako this year. So, sino nga ba siya? Siya si Dark Dragon Forte ng Rage of Bahamut. Sa original game na Grand Blue Fantasy and Shadowverse, nandun din siya. Galing siya sa dalawang game na Grand Blue Fantasy and Shadowverse. So, i-review natin itong loose anime figure gaya ng mga naunang review natin. I-review din natin itong figure na to based sa mga basis namin. Ang una is yung mold. So, i-compare naman dun sa authentic, halos magkaparehas lang talaga yung mold niya. Ang pinagkaiba nga lang, syempre may mga part lang na yung mga termination ng mold, merong nandito pa rin. Tapos hindi masyado siyang pulido, hindi katulad nung sa authentic. Eh syempre anong i-expect natin sa isang loose figure nga. So meron din dito sa mold sa may bandang hair niya na hindi din masyado maayos, tsaka kulang din ng yung strands. Bale, parang basic mold lang talaga siya. So, sa character, solid ang pagka-mold naman niya. Off lang yung ulo konti. Kasi kung i-compare niya sa authentic, siya, parang upright yung ano niya. Upfront. Upfront yung face niya. Dito, medyo nakayuko siya. Tapos, yung armor niya, okay naman ang pagka-mold. Kasi hindi siya basta-basta. So, sa sword naman, yung pagka-mold sa sword, ang pinagkaiba nila sa authentic kasi naka-fix yung handle sa kanyang mga kamay. So, removable talaga yung blades. Dito kasi, ang nangyari, removable mismo yung handle mismo ng sword dun sa hand. Yun yung pinagkaiba niya sa authentic. And yung sa cape naman niya, ito, akala ko dati far effect to. Yung pala cape niya to. So, sa cape naman, wala namang pinagkaiba dun sa authentic. So, sa next na basis natin is yung paint. So, honestly, sa paint, guys, medyo hindi ako convincing nung una sa may hair niya kasi alam kong magkaiba talaga sila. So, sa paint, sa horns niya, kung mapapansin nyo, light green to. Tapos, ito parang dark brown na medyo nag-gray. So, authentic kasi, brown to gray siya. Green nandito. Pero dun sa may hair naman niya, tama yung sa may upper part, which is yung brown, napapuntang light purple. Pero, ito kasi parang hindi siya masyadong brown, para siyang gray. Nagda-dark. Tapos nag-gray. Dark gray. Tapos sa face naman, tsaka yung sa kanyang arms, sa legs, yung skin tone niya, napaka-pale. Tapos, pero yung eyes naman niya, maganda naman yung pagka-paint sa eyes niya. Sa armor naman, almost the same lang. Dun sa authentic, may mga lagpas nga lang. Kung mapapansin niyo ito, ito yung parang gold, metallic na pagkakulay. May lagpas lang dun sa mga black parts. Tapos, sa mini cape naman niya, ito talaga. Sinadya talagang bright red talaga to para mag-stand out talaga mismo si Dark Dragon kasi nga black siya. Ang kulang lang dito is yung shadow effect pati yung parang burn. Para siyang yung sa authentic kasi burn yung edges niya. Pero sa details naman, natutuwa ako kasi hindi talaga siya tinipid kasi kung ano talaga yung nasa authentic, ganun na ganun talaga. As in yung cape, yung sword, yung armor niya, yung kanyang buhok, pati yung horn. Yun nga lang, yung mga ukit yung nakikita nyo, napaka mababaw lang siya. Pero kung gusto nyo naman i-customize to or i-repaint nyo, pwede, pero para sa akin, okay na yung paint ng armor, yung sa sword kasi, manipis na PVC plastic yung ginamit. Kaya, dahan-dahan akong magtanggal at magbalik ng kanyang swords kasi mababasagin talaga siya. Kaya, nagpaplano ko parang re-remedyuhan ko siguro or gagawa na lang ako ng bagong swords niya na katulad nito. So,
Sa details, kung napapansin nyo, meron ditong gem. Nakikita nyo ba? Yan yung gem. Hindi ko napansin yun noong una. Yan yung parang hook ng ano, hook ng cape niya. Tapos, yung sa hair naman, sa details ng hair, ang napansin ko lang, hindi masyado parang pinulido yung details dito sa may upper part. Yung sa hair strands niya. So yun, pupunta tayo sa pinakahuling basis is yung resemblance ng figure dun sa original character. So, marami kasing mga players na naglaro na ng Granblue Fantasy pati Shadowverse, pinagtatalo na nila yung itsura ni Dark Dragon Forte kasi dapat ba talaga adult talaga siya or dwarf ba siya? Kasi meron siyang race, unsure lang ako sa race niya. Maliliit talaga si sila. Tapos, kinonsider kasi siyang dragon trainer, parang ganun. Parang dragon knight talaga siya. Siya yung leader ng mga dragon trainers. So, dun sa resemblance naman, kabukang kamukha talaga ni Dragon Forte yung ano, Dark Dragon Forte itong figure na to. Kahit may flaws yung sa mood, yung sa paint, yung sa details. Pero overall, maganda siya. Kasi ano, collectible talaga siya. Tsaka mabigat din siya, guys. Kasi yung authentic ito, PVC din yung material na ginamit. Kaya halos wala masyadong pinagkaiba. So, kung tatanungin niyo ako kung ano, highly recommended talaga na kahit loose yung dilhin, nasa sa inyo naman yan kung bibili niyo authentic or loose. Iba talaga kasi yung saya and excitement na naibibigay sa tuwing nakakakuha ka ng napakagandang anime figure, authentic man o loose, basta maganda yung design, maganda yung kanyang mold, yung pagka-paint, and highly recommended talaga siya, guys. Okay, guys, kung may mga anime figure or action figures kayong gustong makita sa mga susunod naming contents, kindly comment down below, and also, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel, and click the bell button and choose all para updated kayo sa aming mga future contents. So, ayun, guys, huwag kalimutan na never too old for a toy. Paikutin na yan! Thank you.